hello, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, mga boss, mga kapatid. Ako po ay meron lamang ikikwento sa inyo na ito po ay kung paano ako nagsimulang maging barbero. Paano ako natutong magkupit. So, ito po ay ikikwento ko lamang ho, hindi ho para, ano, para gusto ko magkaroon kayo ng kaalaman, lalong-lalo na sa mga kapwa ko ka-barbers, sa mga ka-barbero ko po dyan. Hello po, may galap shoutout po sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe sa mga bago pa lang sa aking channel, sana po huwag niyo makalimutan mag-like, share, and subscribe. So, dito na po, umpisan ko na po yung kwento. So, nag-umpisa po akong natutong mag-upit nung ako po ay 10 taong gulang lamang. So, nahilig ako umawak ng mga ng gunting. Tapos kung ano-ano yung mga ginugupit-gupit ko, mga papel, o mga... Nung sa amin kasi nung araw, sa probinsya namin, sa pag nakita ko na yung gunting ko sa school nung, ginugupit ko po yun. Yung gunting na ginagamit ko sa school nung, pinanggugupit ko kung ano-ano. Ay minsan, no, napagtipan ko ho yung nanay ko. Habang natutulog ho yung nanay ko, ginugupitan ko yung nanay ko. So, pagising ng nanay ko, nagulat yung nanay ko kasi nagtataka yung nanay ko bakit may sino yung buhok niya, putol-putol na yung buhok niya. So, nagtanong siya sa amin. Alam ko na, una alam ko, ako yung pagbibintang kasi ako mahilig marok ng gunting eh. Mahilig akong maggupit-gupit. So, ang ginawa ko noon, nagtago ako sa... Magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Tago ako sa gubat kasi sa amin, malapit kami sa bukit area niya eh. So, nagtago ako para maiwasan ko yung ano ng nanay ko. So ngayon, nalibre ako doon mga boss, mga kapatid, sa bintang ng nanay ko. Ngayon, itong sumunod na araw, ginipitan ko naman yung kapatid ko habang natutulog. So ngayon, pagising ng kapatid ko, bakit nagtataka siya, bakit ang daming buhok doon sa higaan niya, tapos yung buhok niya uka-uka na. Galing mo pala dyan ah, hindi ko alam ah. Eh siyempre, nagtanong ang nanay namin kung sinong gumapit sa kapatid ko. Natural, hindi ako maamin. Ganun din ang ginawa ko, mga boss, mga kapatid. Nagtago na naman ako din uli sa gubat. Maliw kaya ito eh! Natawa talaga ako kasi nakita ko naman talaga yung hitsura ng gupit ng ano ko. Talagang ano eh, ay ng kapatid ko eh. Talagang uka-uka po. Ayaw walang disiplina! Kaya lang, talagang ako na napagbintangan ng nanay ko kasi nahalata na ako ng nanay ko na tumatawa ko. Nako. Nagbibiro lang ako. Hindi ko akalain paglapit ko sa nanay ko, puro kurot inaabot ko rito. Parang may problema ka. Kung saan-saan. So, ganun man. Siguro, yun na lang siguro yung tamang panahon ko para ako'y matuto magkupit. So, hindi ko naman pinagsisisihan kung bakit nangyari sa akin yung mga ganon. Nagalit mo yung nanay ko, nasaktan ako ng nanay, okay lang kasi hanggang ngayon nagagamit ko yung pagkukubit ko. So, yung tatay ko naman, hindi naman siya talaga barbero, marunong-runong naman siya magkubit. Nung nakita niyang gumagubit ako, seryoso na akong magkukubit-kubit ko sa mga kapitbahay ko. Mali yung hawak ko ng supply, mga kapatid. Ganito yung hawak ng supply, ganon pa ganon. Yung hawak ko ng supply noon, mga boss, mga kapatid, ganon. Sabi ng tatay ko, baguhin mo yung ano mo. Gagawin mo yung style. Pati nga bulag, pinasasamantalahan mo eh. Mahawak mo ganito. Para ginaganon-ganon mo lang yung gupit niya. Pagsayay ko pa lang sa'yo eh, nanganib na ang buha. Mabilis pala siyang makakahabot ng kunting, makakatakot ng buho. Wow naman! Pag ganito, mahihirapan niya. Wow! Gaganon-ganon, wow! Sabi ko parang maganda yung anahan sa akin ng tatay ko, maganda yung tinuro sa akin. Hanggang sa natutunan ko yung tinuhin. Natutunan ko yung tinuturo sa akin ng tatay ko. So mga nang nagugupit na ako doon sa mga kapitbahay ko, kung saan saan minsan tumatayo na ako. Yun. Parang maganda. Alas walang buha nga mo, ha? Tatay ko, kaya natuto ako. So ngayon, nung nakaaral ako ng first year high school doon sa... Ayoko nang babarkada sa loob na yan, ha? Dos anyos pa lamang po ako noon. Doon ako nag-aaral sa... Baliw kaya ito, eh! Sa Naga, sa Bicol. So ngayon, pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo dessert mo. Kung naalala ko pa eh, ang pangalan niya si, ano, Square Roger. Kapag gulo, pag ito inaansyo ka mo, sasipakikit sa mga.
alis muna ako, ako yung magpapagupit lamang. Sabi ko, magpapagupit lamang. Nagigil ka. So, sabi ko doon kay Kuya Roger, Kuya, parang ano... Natutulog ako, nagisigaw ko sa mga radyo! Kung hindi po sana kayo mag-guide, gugupitan ko kayo. Sabi ko, Kuya, kapag mali po yung... pagka nasira ko po yung buhok nyo, ay pwede nyo po akong ano, pwede nyo po akong pakulong. Kasi malakas ang loob ko, kasi kaya ko naman talaga siyang gupitan eh. Sagot niya sa akin, ay kaya mo ba? Marunong ka bang magkupit? Sabi ko, opo. Baka mamaya masira mo yung buhok ko, nag-opisina ako. Sabi ko, Kuya, garantisado ko pong magagawa ko yung ano nyo, magagawa ko yung... Ay, maturo! Maturo kayo! Hanggang sa... yun, natapos ko yung pagkatapos ko ng first year high school po doon, lumawas na ako ng Maynila, edad ko 13 anyo. So, nagkupit-kupit na po ako doon sa tumira ako doon sa bahay ng tiyahin ko sa may Kalookan, sa kabilang Kalookan, sa may bagong baryo. Malapit po yun sa Tirad Pass o Mariano Ponce, parang gano'n, magkakatabing lugar lang ako kasi yun doon eh. So, nagkupit-kupit din po ako doon, nag-practice na akong magkupit doon. So, ang ginagupit ang may mga kapitbahay ko to, nagbibigay sila sa akin ng mga 10, 20, ganun. Pero okay na rin kasi wala pa naman akong trabaho noon dahil nga ako naghanap din ako ng kakitaan kahit mga dishwasher lang sana. So ngayon, nung pag-edad ko po nung 14 years old, natira ako ng tondo sa isang tiyahin ko, nakita ko may mga barber shop, sabi ko nanunod ako ng mga nagugupit-gupit na mga barbero, yung mga professional na barbero. Sabi ko, kung yung ginagawa nila, kaya ko rin. Tapos, kung kaya nakikita ko sila kung paano umawak ng razor. Kasi, kung sa professional namin, puro mano-mano lang, wala naman talagang kunting na, wala naman po talagang razor kami ginagamit po doon. So, ngayon, nag-apply, edad kong 14 anos, nag-apply po ako sa may PCCR, doon sa may taharapan po mismo ng PCCR sa may Soler Santa Cruz, Maynila. Hanggang sa nag-aaral na ako ng second year high school noon, yung uniform ko ng high school, palibasa po doon kasi sa pinapasokan ko barbie siya po na naka-uniform po yung mga barbero po doon. Bali, ang pares naman po ng uniform ng high school, yung pantalon kulay blue, tsaka yung t-shirt naman po kulay puti naman. Kaya parang pares din ho ng uniform ng barbershop. Kaya pagkagaling ko po sa barber sa school, nung second year high school ako, diretso na po ako sa barber shop, nag-work ng student po ako noon. Kaya ho noon mga boss, mga kapatid po, nung ako'y, sabi nung ano, nag-apply na po ako, nung sabi ko, kaya ko rin mag-upit eh, kasi gusto kong subukan. Hanggang sa ano, first time kong, nung nag-apply ako, wala naman talaga akong razor, nanghiram ako doon sa kasamahan kong matandang barbero doon sa barber shop, tinisting ko, marunong pala ako gumamit na ito. Tapos, nakikita ko parang, yung pagka nagkukupit ako, kung ano yung ginagawa ng mga edad sa akin, mga barbero, sabi ko parang kaya ko rin. Tapos mayroon pang isang barbero na bumilig sa akin eh. Kapaka barbero, sabi niya, ang bata-bata din ko, magaling magkupit. Magaling mag-awak ng resort, magaling mag-barber. So sabi ko parang yung barbero na yun, si Mang Big, parang natuwa ako kasi parang pinalakas niya ang loob ko eh. Kaya tinuloy-tuloy ko na yung pagkukupit ko hanggang sa, yun, inabot ko ako ng isang taon po doon dahil nga po syempre may bagong barbero po doon na nakasama namin. Nagkaroon ako ng problema ko doon. Umalis ako kasi yung pagka namamasukan ako ng barber shop, kapag may hindi ako nang gusto ng ugali ng isang barbero, kunyari. Isa naman nung sa makipag-away ako, kung saan na lang ako lumalis. Ayoko makipag-away, ayoko ng away. Pag may nakakasama ako ng loob, ukalis na lang po ako. So ngayon, doon na po ako, nasanay na po magkupit po doon. Doon na po talaga ako na master ko yung pagkupit. Lumipat naman po ako ng Hidalgo sa may Quiapo. Doon naman po ako nagpangalawang na masukan. So ngayon, palibasa ko doon may yung mga kasamahan ko mga barbero po doon. Panang mga 90s pa po yun. May mga kasama po akong barbero po doon na nangungupit ng kupit. Tapos kasabat po yung may-ari ng si Ma. Hindi na po ako mag-mention ng tao kasi baka ako sa tagal ng panahon baka ako nanakos na. So ngayon, umalis naman po ako doon gawa ho ng may nag yung
kunyari yung may nagmamasahe tapos nagugupit nagmamadpak naglilinis po ng mukha. Ang nililista lang po nila yung gupit lang. Kasi yung amo namin kasi wala halakin kasi matanda na nato sa taas nakatira. Hindi na napapansin ng mayari yung mga trabaho namin eh kasi nagtitiwala ko doon sa may kasamahan namin eh, yung kahira namin na matanda. Pero eh kumbaga bantay sa lakay. So inaano niya yon yung kasabwat niya yung mga barbero. Tinuruan ako ng isang barbero na gawin ko rin yung ginagawa nila. Sabi ko hindi po kasi nung nabubuhay ko yung tatay, nung yung aming tatay, hindi na ang katuwiran na tatay namin, huwag kaming magnanakaw, huwag kaming ano, kasi hindi niya kami pinakain sa nakaw. Kahit naghihirap kami, pagka pinangungutang niya, nababayaran niya naman. Kaya, kumbaga, ayun ang tatay namin na magnanakaw ka na hindi mo pinagpaguran, tapos kailangan maging matapat ka sa kapwa mo, sa mga taong, mga bagong mga kasaluwa, mga kasaluwa. So, sa madaling sabi, hindi ko sinunod yung pera ka pioneer na barbero ko doon. Siguro ko, patay na rin ko siguro nga, kasi 90s pa ko yun eh. Nagkakaedad po yun nagkakaedad po siguro, mga 45 years old na po yun. Ay 2020-21 na po tayo ngayon eh. Siguro baka wala na rin ko ngayon yun. Ay, so ngayon, ang ginawa ko po doon, nung hindi ko nga po sinunod po yun, nagulat po ako noon, tinutukan niya ako ng gunting dito, ganito ang pagtutok niya sa akin. Kapag nagsumbong daw ako sa may-ari, malalabot siya sa akin. Abang niya ako sa labas. So, natakot ho ako noon. Tsaka, kahit naman ho, hindi ho ako natakot, talagang hindi naman ako magsusumbong kasi hayaan ko na lamang ho na ang may-ari ang nakatutok sa kanila kasi baka mas paniwalaan pa nila sila kaysa sa akin kasi bago lang akong barbero ho doon. Kaya, inayaan ko na lang ho yun. Ang ginawa ko po, umalis na lang po ako doon, nagpaalam ako ng maayos. Pero umalis man ako doon, umiyak ako kasi nagwo-work ng student po kasi ako noon dahil ano na po ako noon second year college na po ako noon sa PUP, sa Political Science ang kurso ko noon. Eh sabi ko, kaysa magkapakipag-away pa ako, gumanti pa ako, hindi ko naman kayang gumanti kasi maliit na tao lang, kasi bata pa po ako noon. So umalis na lang po ako. Nag-apply naman po ako sa ibang barber shop hanggang sa yun. Nag-apply po ako sa ibang barber shop, yung mga nakasama naman po ako magpupunin ako naman. Kaya lang po yung dito naman po yung sa may Gipuyat, sa may, ano po yung sa may boundary po ng ano po yun pag tumawid ka dyan sa may round, sa tulay, galing ka ng Gipuyat, tagawid po ng round na po yun. Hanggang sa, okay naman po yung naging ano ko doon, naging pamamasokan ko po doon, magka-Christ na makating mga barbero po doon. Kaya lang ho, gawa nga ako nung mag-aaral lang ako, kailangan po talaga yung masusuportahan ko po yung pag-aaral ko. Kaya, hanggang sa, yung, ang ugali ko po kasi mga boss, mga kapatid, kapag mayroon akong nalipat naman po ako sa iba, kapag yung mayroon po ako mga kasamang barbero na hindi ko talaga gusto ugali, yung kunyari, mayroon po kasi ako nakasama na bibili siya ng dyaryo, apat yung dyaryo niya, bibili niya, isa sa kanan, isa sa kaliwa, isa sa harapan, isa sa kaliwang harapan. Ang style niya po, kahit hindi niya customer, pukunin niya yung dyaryo, bibigyan niya ng dyaryo, boss, hintay na lang kayo. Hindi niya iniisip na, may bakanting barbero, baka hindi, yan na lang ko kayo magpagupit. Hindi na ginagawa ko yun, kasi swapang. So, ang ginawa ko po doon, umalis po ako. Kaya, hanggang sa, Lumipat naman po ako dito sa may Baysa. Okay naman din po. Diyan po ako hanggang sa nahasa lang matutong magpupit. Mga 2000 na po yun. Hanggang sa ngayon, sabi ko, habang buhay na lang ba ako nangangamuhan. Walang asenso. Tapos, kumita man. Inabot kong gupit po ng aircon po yung napapasukan ko, 50. Tapos hanggang sa, palaging ganda lang kita. Kaya sabi ko, kailangan ko talaga magtayo na rin ako ng sarili kong barbershop. So, sinubukan ko magtayo dito sa may Novaliches, dyan sa may Felix Huertas, sorry. Dito po sa Novaliches, sa may Novaliches po, sa may TS Cruz. Sinubukan ko magtayo dyan hanggang sa, na-demolish naman po yung pwesto ko namin doon. Kasi, doon. At saka isa pa ko kasi doon, pinasok kami ng magnanakaw doon. So, yung magnanakaw, umakyat ng bintana, tinanggal yung dito si namin. So, nadisgrasya ko po yung magnanakaw, nasaksak ko dito sa may mata. Ay, yung
nasaksak ko po, yung ano po kasi may atason po kasi yun eh. So ang balita ko, namatay ho yun eh. Kaya lang, ang payo ko sa akin ng mga kapitbahay, ng mga taga doon, umalis ka na lang dyan kasi babalikan ka yan, lalo walang demanda kasi hindi naman talaga nila kailangan mag-demanda. Marami kasi yung magkakasama yan eh. Kaya dapat umalis ka talaga. Kaya baka baligan ka. Kaya umiwas na lang po ako doon. Tsaka isa pa ako, kailangan na rin mo talagang umalis ho doon. Kaya nag-desisyon na rin po akong lumanap ulit. Kaya nandito ako sa Caloocan. Dito na po ako nalipat, nagtayo po ako sa Caloocan. Salamat po sa Panginoon Diyos dahil sinerte po ako dito. Nagkaroon ako ng maayos na pamilya. Tapos napalapit po kami sa Panginoon Diyos. Tapos dahil po sa paggugupit ko po, mga kapatid, mga boss, eh nagkaroon ako ng sariling, ito po, maayos na po yung kalagayan ko, ito po yung barbershop ko. Sa ngayon nga po, may mga customer pa ako, baka ako nainip na ako sila eh. Tsaka isa pa po, mapupuno na rin yung storage ko. Tapos yun po, hanggang sa nagkaroon na po ako ng sariling bahay, nakapagpagawa po ako ng bahay, tatlong palapag. So, yun po ay, bunga po lamang huyo ng paggugupit ko, mga kapatid, mga boss. Kaya, pinabayo ko to sa mga kapwa ko ka-barbers, ka mga kapwa ko barbero. Mag-taste kayo sa barbershop, huwag kayong palipat-lipat, huwag kayong seryosohin yung pagbiging barbero. Kasi, ang barbero, kayo mismo mga barbero, magpapayaman sa sarili nyo, magpapaundad sa sarili nyo. Huwag kayong palis-alis, maging mabait kayo sa mga batang ginugupitan ninyo, maging mabait kayo sa mga customer nyo, maging magalang kayo, huwag kayong mayabang, huwag kayong pag nakipag-usap kayo sa mga customer nyo, kailangan pakumbaba kayo, kahit nakikita nyo silang mali, basta huwag kayong sinasaktan, huwag kayong minumura, kung nagreklamo man, kung ano man, kasi, alam nyo kasi mga kapatid, mga sa barbershop, kanya-kanyang tao ang iba-ibang tao ang pumapasok sa barbershop, hindi natin siya kilala eh. So, iba-ibang, kailangan lagi nakahanda yung ano mo, yung present of mind, ba yung tawag doon? Parang ganun. Kailangan nakahanda yung sarili mo lagi na, kasi, may customer na masungit, may customer na kaupulang, galit na kaagad, parang hindi ka nila gusto para maggupit ka, parang hindi ka nila gusto para maggupitan mo sila, para maggupit ka sa kanila, kasi unang-una, pag hindi ka nila gusto, kasi hindi ka ma-PR para sa kanila, parang ganun, iba't iba klase ang kailangan ko, kasi minsan may mga customer na pag nahuli yung lobod, pag nakita niya magaling, maayos ka maggupit, bonito ka, tapos mapagpakumbaba ka sa mga customer, hindi ka marunong makipagtalo, diba sir? Yun ang kailangan mong gawin. Pag mga bata, mga sanggol yung ginugupitan mo, tisan mo kahit malikot. Kasi yung may mga barbero kasi, lalo kagaya ng kagaya na namin nagkakaedad na, may mga barbero po kasi na ayaw na maggupit ng bata kasi baka sakit nga naman sa mata maggupit ng bata, umiiyak sa malikot. So, pag bata-bata ka naman ng barbero, kagaya ko, bata-bata pa naman po ako, ang ginagawa ko po dyan, pag mga batang malilikot, pinagtitisan ko po yan. Kasi, malaking pundasyon po kasi yung mga bata kapag nagupitan mo yan. Hanggang sa nagbinataya, nagkaedad, nagkasawa na ho yung mga yan. Pagka nagkaanak ho yan, sigurado, uy, dito tayo magpapagupit kay Kuya Jojo, kay Kuya Mang Robert, gano'n. Kasi mabait yan, barbero na namin yan noon pa. Gano'n. Yung isang bagay po na yun, ay malaking pundasyon na ho yun, mga boss, mga kapatid, para tayo umundan tayo bilang isang barbero. Gano'n po ang natututunan ko ngayon. Yan po ang nangyari sa akin. Kaya, salamat po sa Panginoon Diyos sapagkat dahil po sa pagtsatsaga ko po na yan, nagkaroon ako ng maayos na pamilya, nagkaroon ako ng sariling bahay. So, sa pamamagitan lang po yun ang nagpag-ugupit. So, mga kapatid, mga boss, may marami po ang kwentong, tama po ba kwentong barbero? Pero, pwede rin naman pong kwentong barbero kasi nasa barbish po ako nagkikwento eh. Kaya, so, ngayon, ito pong kinikwento ko na to ay para ho doon sa mga kapwa ko ka-barbers. Kahit po kahit hindi ko ka-barbers, basta ho kayo ay interesadong matutong magupit. Paano matutong mag-negosyo ng barbershop, may share ko po ito sa inyo. Hello po, mega shout out po sa aking mga followers. Sana po meron kayo natutunan sa kwentong ito. Sana pagpasensyahan niyo na ho, napakahaba.